Welcome sa ating channel mga kaibigan at nandito ulit tayo ngayon para sa isang mabilisang video, real quick episode at sasagutin natin ang isang tanong ni Kuya. Ito po ang isa sa mga pinaka-pinansing comments sa ating real quick episode 2 pero syempre hahatiin po natin to sa dalawa, it is between the AMD and Intel kasi medyo mag-i-insert na rin ako ng mga karagdagang information about processors. So this is the real quick episode 3, more about AMD processor simplified. Ayan po mga kaibigan, feel free to subscribe for more videos like this and yes, sit back and relax. Okay, so here is my real quick answer and syempre simplified answer about processors. Pero ang uunahin natin with this episode is the AMD processors starting with the Ryzen lineup. Meron po tayong apat na mainstream processors which is the Ryzen 3. Naubusan tayo ng box. Ryzen 5, Ryzen 7, and Ryzen 9. Meron din po tayong Ryzen lineup which is the Threadripper. Pero uunahin muna natin itong mainstream, itong kadalasang nakikita ng ating mga consumer. Now let's start with the Ryzen 3 processor. This is the go-to processor especially kung medyo tight yung budget natin. And we want to have a very good gaming experience with the 4 cores and 4 threads or up to 8 threads lately dun sa mga nirelease nilang processors. And yan po nga yung pinaka-recommended processor especially kung ang panggagamitan lang naman natin ng ating computer is more on the gaming side. And then at the same time, medyo tight pa yung ating budget as of now. Now let's move on to the Ryzen 5 processors. Kadalasan ito yung mga tinatawag natin na sweet spot or bang for the buck processors sa Ryzen lineup, especially if you will be going for the gaming side and you want to play almost all of the games from the common online games up to the AAA games like Assassin's Creed, you may go or you should go for the Ryzen 5 processor dahil kahit papaano, you can also take advantage that 6 cores and 12 threads especially in terms of other tasks aside from gaming, streaming, and then slightly editing and production side. Let's move on to the Ryzen 7. This is where it is best on both worlds between gaming at the same time production side. Ito yung go-to processor mo kung gusto mong maglaro at the same time mag-edit ng mga videos, mag-render ng mga architectural works, or balance lang naman yung panggagamitan mo and you also want to take advantage that 8 cores and 16 threads pagdating sa multitasking in serving both worlds of gaming at the same time editing or production or content creation. Now here comes the Ryzen 9 lineup. This is the go-to processor kung gusto mo talagang magkaroon ng isang build that comes with this better performance especially pagdating sa production side that you also want to have a very good performance pagdating sa gaming side. Because this processor lineup as of 2020 is up to 16 cores and up to 32 threads. So ibig sabihin, more on the production ang panggagamitan mo kaya you want to have this kind of Ryzen 9 processor. Now unlike with the Ryzen 7, it is much more expensive pero it is more powerful din naman pagdating sa rendering. Now why I said that mga kaibigan, because in terms of gaming, you cannot take advantage that kind of numbers naman pagdating sa cores as of 2020. As of 2020 lang naman mga kaibigan. Now of course, if there's no issue naman pagdating sa budget and you want to have the best computer pagdating sa multitasking, editing, gaming, and you want to have the best experience pagdating sa paggamit ng computer, then you may just go for the Ryzen 9 processor. Pero that is not always the case mga kaibigan. If you are looking for the most powerful processor in the Ryzen lineup, here comes the AMD Threadripper. Mahal eh. Wala tayong sample nun. Nasa 6 digits na ang mga pinakamamahal na AMD Threadripper processors. Kasi you will just go for the Threadripper lineup if you are into a workstation setup or you are in this kind of extreme rendering, editing. Kumbaga yung mga ginagawa mong mga projects is gumagawa ka ng mga perspective ng mga buildings, compounds, gumagawa ka ng mga 3D objects or subjects o kaya para sa isang animation
or you just want to have the most powerful computer, especially sa business ng production side. Now, let's move on mga kaibigan. Pagdating naman sa models ng mga processors, we commonly find this suffix or yung pinakadulong letra sa dulo ng model number ng processor ang mga letrang G at saka X. Ngayon, ano yung X? X denotes that this processor comes with this better performance out of the box compared sa kanyang counterpart. Like for the case of AMD Ryzen 5 3600 and AMD Ryzen 5 3600X. 3600 is mas inferior compared sa 3600X out of the box. Now, if X tells us that the processor comes with a better performance over the non-X variant, now what is G? Now, G is also the indicator that this is a processor that comes with this integrated graphics called APU. APU is pinauso yan ni AMD since it tells us that the processor comes with this integrated graphics like the Intel processors na non-F. Pero, the APU variants of AMD comes with this powerful graphics that sometimes with this integrated graphics pa lang mga kaibigan, you can now run commonly played online games like Dota 2, CSGO, LOL na hindi ka masyadong makaka-experience ng FPS drop. Kaya kung makakakita ka ng dalawang processor mga kaibigan na Ryzen 3, Ryzen 5 or Ryzen 7 and yung isa is my G, ibig sabihin that is always a lower variant processor over the processor na merong X or walang suffix sa dulo. Kasi APU lang po siya and yes, it is also one generation behind the counterpart na variant na kahit magkaparehas sila ng model series. Ngayon, speaking about generations mga kaibigan, dito is a bit more confusing na naman. Ngayon, to make it short and simple, para medyo maiwasan natin yung pagkalito kasi napaka-confusing talaga nitong part na to na generations. Kaya yun din po siguro yung dahilan kung bakit yun yung tinanong ni sir. Kasi talagang nakaka-confuse nga naman. Dahil ang ibig sabihin lang po niyan mga kaibigan, ang each generation denotes na bawat mag-i-improve or bawat may lalabas sa generation, there is always a better efficiency, better architecture, paano siya nagawa or na-manufacture, it is equals to better performance. Ngayon, that first number sa kanyang model, yan po yung nagsasabi kung anong generation po siya. So kung makikita mo is 1, that is under first release, 2, second release, 3, third release, and now, nai-release ngayon is the 4, fourth release. Pero that is not always the case. Kasi nga tulad yan ang sinabi ko sa APU kanina mga kaibigan, APUs have also that kind of numbers, pero that is always behind ng one generation sa counterpart niya na X and non-X variant. And at the same time, mga kaibigan, one is under the Zen architecture, two is under the Zen Plus architecture, three is under the Zen 2 architecture, nakakalito diba? Zen 2, tapos 3, 4 is under the Zen 3 architecture. So medyo nakakalito nga talaga mga kaibigan, kaya kung ang susundin natin is always that kind of case na kung ano yung first number, yun yung basihan ng generation niya. And yan po yung number din na susundin mo na okay, kung ganito yung number niya, under siya ng ganitong release, architecture, or generation. To make it simple and easy para sa ating mga kaibigan lahat, kasi kung hindi ka talaga ganun ka-familiar or you are not into computers all of the time, you are just availing computer dahil kailangan talaga ng gagamitin pang laro or pang gagamitin para sa school, then you may just refer sa ating description below. Meron po tayo dyang list ng mga models ng mga processors under different generation from the first release up to the current na i-release ngayong taon. And yes, this will be just for my next episode. I will do a vlog na maybe I will be showing you what I do behind YouTube before I jump to YouTube. Ano ba yung mga pinaggagawa ko sa buhay? What keeps me busy before? This is for the IT community and thank you so much again. I love you guys.